Mga Karos, good morning. October 11 po, araw ng Miyerkules. Yan, dito muna tayo sa bodega. Hanggang ngayon po, may gumagawa po rito para sa interior retouching. So isang taon na lang po yung gumagawa rito hanggang sa matapos. Walang iba kundi si Kuya Dindo. Yan, batiin muna natin. Kuya Dindo, magandang araw po. Good morning. Hoy, good morning. Yan, ano bang ginagawa natin dyan, Kuya? Okay, ito lang. Yan, retouching. Tapos itong kisame, retouching din. Okay lang, tatanggalin na natin yung puti-puti. Ay, yung mga sabit-sabit. Okay. Uli na panibago. Ayan, bali kahapon po, meron po tayong bisita rito. Sila Sir Nadio, tsaka si Ma'am Custodio. Yan, maraming salamat po sa pagbisita. Sana po matuloy tayo sa house renovation. Tapos sa bandang ano yun eh, bandang Daang Amaya. Yan, malapit lang, kakayanin natin. Tapos sa kuya, ano na lang to, no? Mga tile grout. Meron naman tayo dyan. Linis na lang. Tapos tile grout. Labas na. Okay. Kuya, tama-tama. May bisita tayo sa Linggo. Oo, may titingin po nito. Tapos na to, boss. Oh, dito kami magbi-meeting nila, ano, nila ma'am. Nila ma'am Mercy. Yan, mabibinyagan na po to. Oh, mabibinyagan na yung ating dating bodega na ngayon ay pinagagawa natin na bahay. Sa mga nagko-comment nga pala tungkol dito, may purpose po, no? Kung napanood nyo yung mga unang video, sabi daw nila, bakit ang dami daw nakitang combination na kulay, parang hindi na daw bumagay sa tema, lalo na yung blue na ginawa rito. Yan lahat po yan, may istorya, may detail. Kapag kayo po yung may-ari ng bahay, lahat po pwede nyo gawin sa inyong bahay. Kasi number one kayo yung makaka-appreciate ng mga ginagawa nyo rito. So, karapatan nyo, gawin po lahat ng gusto nyo sa inyong bahay. So, kami po kasi, ang plano namin dito, pag pumasok yung kliyente, makikita po lahat ng mga inilalagay po sa bahay. No, kuya, no? Yes, sir. Oo. Actually, pwede ko naman i-tiles lahat yan eh. E di wala nang pintura, no, kuya, no? Yes, sir. Wala na sanang pintura. Para makita din yung quality ng kung paano kami magpintura. Itong kisame, pwede naman po yan, puro PVC panel. So, dito, naglagay pa kami ng tambol or design para makita din nila. Yan, sample ng mga aluminum. Meron din po kaming kahoy. Ayan, may kahoy din kami rito. At saka dito, yung mga gawa po sa kahoy yan. Sa tiles, yan. Model house. Yan, model house kumbaga. So, yun. Yun po yung ano natin dito. Ang magiging setup ng bodega. So, saktong-sakto. Pag kami kliyente tayo, pupunta rito, mag-i-inquire. O kaya, magpipirmahan ng contract. Ayan, naka-aircon pa tayo. No, kuya. Di ba? Hindi sila maiinitan. Masarap ka. Masarap. Ang lamig daw, kuya, no? Na-testing. Sobra. Na-testing ang ating Daikin 2 horsepower. Bale, ito mga Karos. Sadya po itong ganito yung installation. No? Baka magtaka kayo. Bakit pinalitaw ko pa yung wire? Eh, pwede naman pong hindi na, ano, nakatago yan sa likod. Sa akin po kasi, mas maganda pa rin po sa akin na tinatanggal ko siya sa outlet. Kunyari, haalis kami, matagal kaming babalik, tinatanggal, tapos plus yung breaker pa. Mas madali po kasing linisin yung aircon kapag ganyan. Wala nang masyadong iniiwasan. So, ito lang yung update dito. Araw-araw, hanggang sa matapos, ang linis na. Konti na lang. Sa tuwing ano naman po, mga Karos, tuwing gabi, yan, nagwawalis at nagmamap tayo rito. Kuya, yung payata, no? Isa ilalim. Ito ah. Oo, okay. Ano ang natin ito, boss? Puti lang po. Puti lang yan. Oo, kagaya ng ito. Hindi pa tapos yan, ha? Sa ilalim. Hindi pa. Oo. Kasi ito, may ilalagay kaming parang maliit na cabinet dyan. So, may ilalagay tayo dyan. Kaya hindi naman pansinin yung ilalim. Bago tayo dumiretso sa phase 4, may bibilin lang tayo rito sa hardware. Yeah, ito niyo. Morning, te. Te, junction box, te, 10. Aha. Ano pa? Tapos siya utility kahit 5 piraso lang. 10 junction box. Tatlong, ilan, 5? Apo, 5. Padagdag ng electrical tape na 2. Malaki? Apo. Ano pa? Yun lang po muna. Yung mga wiring doon, tatansyahin muna natin kapag malapit na maubos, saka tayo bibili. Pero tingnan muna natin kung magkakasya. Ayan, okay na. Karagdagang junction, utility at saka electrical tape. Yan, bali 655 pesos. Tara, dito na po tayo.
Yun na. Balik kahapon niya po pala. Yun. Nahakot na po yung mga panambak dito. Yan, pang ano pa namin to. Graba na pang lababo. Tapos ito, malinis to, buhangin. Yan. Ito, nag-umpisa na sila Master Jojo rito. Tsaka si Bilog para sa balangkas na naman itong harapan ng bahay. Yan. Tapos yun sa yung hollow blocks na yan, pang lababo at tsaka magdadagdag kami dun sa taas. Sa firewall. Yan, framing sila rito para sa PVC roofing. Yeah, good morning muna, Master Joe. Good morning. Good morning. Tsaka si Bilog, good morning. Good morning. Good morning, good morning. Junction. Ito, junction tsaka utility karagdagan. Yan yung ating welding machine na nagamit na nila. Ang magalang dito. Eh, Jamil, good morning, Jamil. Good morning. And good morning. Baka kay Kuya Boy, good morning po. And good morning. Ah, si Louie, good morning, Louie. Good morning. Last day. Hey, okay. Kuya Boy, karagdagan. Ito, dito ka na lang ho, ha? Sige. May electrical tape na po dyan. Yan, first splicing, ayun, ha? Ay, panya na ka-junction. Para hindi nakadikit sa bakal at hindi rin mababasa. Kaya marami pang lalagyan ng junction box dito po. Tapos dito, itong pader, titibagin na po ni Jamil to. Yan. Titibagin na yan. Babalasahin na. Eh, may mga ano pa naman po tayo dito. Yan, para sa kisame. Flexible hose. Medyo madilim-dilim dito. Pero meron naman si Kuya Boy ng ilaw rito. Na maliwanag pa ng konti. Kaya bumulat ko para magkaroon ng ilaw. Ah, sige hap. Aha. Dito sa loob, pag natapos yung wall plaster nito, pwede na rin mag-ano, kisame rito. Mag-braining, ayan o. Tapos meron tayong inaasahan na delivery ngayon. Ayan, para sa PVC panel. Ayan, check natin kung anong oras darating. Ayan, papakita ko rin kung ano yung design na pinili ko para rito. Motif color nga pala ng ginagawa namin dito is black and white na may halong gray. Yan yung pinaka-design niya. Pero itong sa harapan, hindi na po natin mababago yung pinaka-design nito, yung kulay. Bali, mga ilalagay lang natin dito. Lalo na doon sa loob, doon lilitaw po yung design niya. Yan, stock natin nasa taas. Yan, wala muna tayong flashing. PVC roofing, na-order na natin to. Sana dumating din kagad. Yung gagawin niya pala nitong rafter nila rito, yung bracing, yung balangkas, meron siyang gutter pero hindi po naka-expose, nakatago. Pero meron siyang gutter. Yun yung pinaka-design niya. Ayaw kasi rin ni ma'am na nakalitaw yung parang pinaka-dulo ng yero or ng PVC roofing. So lalagyan po natin ang sanepa yan para maganda siya tingnan. Ben! Teka muna. Tuloy-tuloy na to. Pag na ano namin yung stand, tapos yung rafter niya, yan tuloy-tuloy na. Okay, bibili muna tayo ng PVC funnel. Nagkulang tayo dun sa phase 2. Kulang tayo ng isa. Yan, bibili muna tayo para mamayang hapon, after nila bilog sa trabaho rito, yan, mapag-overtime sila, mapagpatuloy yung project natin dun. Yan, bali, deadline dun is October 12, yung malapit dun sa amin. Dito tayo kay Master Batang. Aba, walang tao ah. Ito na nga pala yung pinagawa natin na wall mirror ah. Wow. Laki no, kasing laki ng plywood. Ay. Umalis sila? Hindi nga ito, kakabitan nila. Okay, sige. Kailan daw nila ikakabit to? Baka marami ah. Oh, sige. May
Excuse. Mama, ilang ka po to eh? Oh. Ganda. Ang laki, no? Tapos meron po siyang ano, meron po siyang mga hati-hati. Ang bali, 12 to, 3, 6, 9, 12. Tingnan natin kung anong oras nila mga kabito ngayon. Ewan ko lang kung matutuloy. Matutuloy kaya? May tao naman dun eh, no? Patatawagan ko na lang sa'yo. Sige, sige. Para alam mo ha. Salamat ha. Una na ako. Thank you. Sige. Ayos. Sige, sige. 10:45. Yeah, okay na po ito. Pinaputol natin para ano. Hindi mahirap dalhin. Maiksi lang naman eh. Saka na ako bibili ng mga tiles dito para sa flooring. Dito rin natin bibilhin. Kaya may mga napili naman na si Ma'am dito. Okay na sir, dito na lang. Thank you ha. Salamat po. Ito, para doon sa toilet and bathroom. Doon sa phase 2, malapit sa amin yung ginagawa namin. Let's go. Tara. Yan, balik tayo rito. Yan, mabubuo na nila yung framing oh. Tapos yung overlap lang lagi nito rito, nasa 20 cm lang. Pero sa developer, gusto niya pantay daw sa poste. Yung finish ng poste, nakapantay lang kung ano yung finish. Pero tayo, overlap natin kahit 20. Pagka ganun kasi, talo si client dun. Parang wala rin siyang bubong, di ba? Kaya kahit 20 lang, pinapayagan naman nila. Ay, si Jamil, ha? Bababa na ito. Eh, mahirap eh, no? Nakakyat ka, pero ang hirap kung paano ka bababa. Bale, ito mga karoms, ipagpatuloy natin yung pagbibigay natin ng update dito sa ginagawa po natin mga bahay dito. So, shoutout muna kay Sir Arthur Rukid from Naga City, Kamsur. Shoutout sa inyo, and shoutout kay Andy Pamplona. Shoutout din kay Sir Valeriano Glorioso. At shoutout kay Mandy and Chari Gonzaga. Ayan, papunta tayo ng phase 4 ngayon ulit. Tara! Phase 4 na tayo. Hindi ako kanina makapunta rito after break time dahil medyo maambun-ambun. Lalo tayong mabibinat kapag nababasa tayo ng ambun. Ito, medyo gumanda-ganda na yung weather. Okay. Ayan yung update. Dito na ulit tayo. Bali, meron ulit tayo nakikita mga debris rito galing doon sa wall na tinitibag kanina. Bali, sininsil na po yon ng grinder. Tapos, yan, inuumpisa na po yung chipping gun. Ganito po yung gusto natin mangyari rito. Ayan, bali yung gutter natin. Meron siyang gutter dyan, pero pag tinignan dito, hindi naman po naka-expose. Bali yung ginamit po namin na bakal dito sa makikita nyo sa harapan, 2x6 po siya. Ayan, 2x6. Ayan, yan po siya. Tapos may mga salo na na mga bakal dito na 3x3. Update sa PVC roofing natin. Itong week na to darating. Magandang balita yon. Tapos yung PVC panel natin, paparating na rin, pero baka tapos na yung duty natin pagka dumating. Kasi ano yun, malayo yung pinanggalingan. Bali, i-re-receive na lang natin mamaya. Ano yung sitwasyon dito? Yan, meron ng daanan. Ito yung kisami natin. Oh. So ito naman po yung tinatrabaho ni Kuya Boy. Kuya Boy, lahat no? Meron yung junction? Oh, lahat ng splicing natin. Meron tayo ito, wire number 14. 14? Sige. Bukas na lang po yun. Bukas na lang po.
Kaya wala na web number 14. Marami kasing ano rito. Maraming ilaw. Tsaka yung mga kapagapang. Sumulat si ano? Si Aileen? Ano yan? Sulat ni Aileen? Messenger. Ano to? Abuloy. Ano ba to? Ah, pag-ibig. Ay, hindi. So, solicitation letter. Kanino galing to? Ano ka na? May basketball pala ron. So, ayan na po. Ano na po to? Butas na. Yan bali, pintuan po to. Dito, magkakaroon na isang kwarto. So, update daw sa wire. Ubus na yung number 14 natin. Yan, nilipat na nila ibang gamit dito. Medyo madilim na. Makakadaan na pala tayo dito. Manood luwag na. Ano na yung hangin, no? Magsi-circulate na yung hangin. Walang hangin. Hindi na masyado mainit dito. Naka-insulation kami. Yan na. Tay, bukas na lang yun, ha? Ay, kabay tayo isang box ulit. Bale, itong header nito, bababa pa ng bagya ito. Kasi yung aircon pa, yan o, medyo mababa na yung kisame rito. Tapos, ang titibagin dito, yan, matitira yung part ng wall na yan pababa. Yan o. Kasi yan, buo yan hanggang baba. O, inalikan muna bago mamasuhay, no? Okay, pwede na. Ayun na. Grinder ka muna pa ganun. Sa taas, para yung vibration hindi umakyat doon sa taas. Grinder rin yung pataas. Bali, hindi pa naka-fix to. Iaano pa to yung tawag dito. Pa-primer, tapos pipinturahan bago ilagay ito. Bali, ayan po yung gutter na sa harapan ng bahay pero hindi kita dito sa labas. Ayan po yung disenyo niya. May mga gumagawa na rin dito nito. Bawal kasi sa design dito sa labas. Ayaw ni office or ni Lumina dito sa pasteboard na nakalawit to. Kaya ganito yung diskarte natin. Ayaw naman ni client na nakalawit yung ano, yung long span natin. So hindi nga naman maganda tingnan yun. Ayan, conforme kay client. Ayan o, diba? Habol pa yata ako. Bili lang ako ng wire. Bibili lang akong wire dyan sa labas. Maaga pa naman eh. Ay nako, maambon. Nabasa tayo. Ang ulan ng malakas to. Yan, bukas pa naman yung hardware. Okay, meron po kayong 14 isang box. Sige po. Paano, ihahatid nyo na lang doon? Sige. Oh, nandoon naman, nandiyan na yung panganay ko. Okay, dyan. Sige. Bali, ito, 2,500 yung isang box number 14. So, wala silang stock dito doon sa isang branch. Ihahatid na lang doon sa, ano, sa unit. Tara. Ay, ambon na. Ambon. Okay, dito na tayo. Yeah, ganito po yung itsura niya banda sa taas. Tapos yung pinaka-clibe niya nandun sa dulo. Ayan. Ayan, bali, ito na lang yung tatapusin dito. Tapos magdadagdag pa kami ng asintado dyan sa taas. Parang yan yung magiging firewall natin. Ayan. Bali, yung advantage nito, maganda tingnan yung pinaka-dulo niya. Yan, may sanepa. Pero yun nga lang, yung gutter nandun sa loob.
Tapos yung gutter, syempre wala nang disenyo. Kaya inside gutter po siya. Yan. Inside gutter. Tapos sa hinihintay ko na lang yung delivery ng wire. Yan, hindi naman na magagamit din kasi pauwi na. Hindi, medyo paluwagin nyo. May darating na PVC panel. 4 meters yun yung PVC panel. Ay, sakto na yung sound dito. Medyo paluwagin nyo lang. Dito na lang? Oo, yan, isang habag yan. Okay na yan. Luwag-luwag na. 4 meters? Oo. Umulan pa. Ay nako. Uwian na po mga Karo House. Ay, uwian na tayo. Bali may mag-overtime pa rin doon sa ginagawa natin sa phase 2. May konti na lang aayusin doon. Kanina nakabili na tayo ng PVC panel doon. Yung pinatila lang namin yung malakas na ulan. Ito, uwi na tayo. Tapos si Master Jojo niyaya natin doon sa bodega. May papa-install lang tayo sa kanya. Let's go, let's go. May dala kayong wire? Wire? May dala kayo? Wala? Sige, sige. Ayan, nakasalubong natin. Thank you, ha, boss. Yun. Bali, babalik naman ako mamaya doon para doon sa PVC panel na paparating. Dulas ka, boss. Sige, thank you, thank you. Ayan, dulas dito. Ayan, uwian na kasi. Wala na siyang aabutan doon. Buti na lang, nakasalubong natin. Okay, dito tayo sa bodega, mga karawas. Ay, sila Master Batang, sila Master Ryan. Ito si Master Jojo. Kakabit ng ilaw rito. Yun, no? Wow. Oh, pare. Ah, maliwalag na. Ganda, no? Oo. Tama pala yun, no? Oo. Ganda din. Ano, no? Wall mirror. Pagkakas malaki din yung dyan. Sakta lang, hindi na masyado malaki. Yung bago yung sakta lang. Abangan po natin yung ikakabit nilang wall mirror. Wall mirror. Oh, para mautog. Mautog. Yan, napakalaki nga nitong pinagawa natin. Malaki talaga. Sobrang laki. Sobrang laki na to. Ayan o. Yun. Kaya tamahan yung ano? Pinaka sa lumas na ano. Tara, tara, dulo pa ulit mamaya, kaya yan. Kailangan pa kayo, upo kayo po ka pa rin daw. Kaya tayo. Kaya, Antan? Tingnan lang yun, tingnan. Kaya yan, nakatap na. Tapos na po sila rito. Ayan, tapos na. Mapapansin nyo lang doon sa installation nila, wala kayo makikita ang tornilyo. Yung sikreto niya dito sa... Pakita natin, pare. Secret. Sikreto nga eh. Okay, pakita natin. Ayan, sa ano po yan. Sa ilalim, tapos naka-install. Sa group ng frame. No? Ganun din dito. Ganun din. Yan. Bali pa stroke yung balat. Ganun din dito para mag-lock. Okay, sa mga nagtatanong kung magkano
I-post ko na lang po rito yung ano niya, contact number. Doon na lang po kayo mag-inquire na, pare. Yes. Ah, yes, sa yes, contact number niya. Oh, boss, kaya ito lang, kaya sa iyo eh. Ah, binigay na yung ano. Nagkasang lang magkano, free po yan kay Bata. Libre po yan. Eh, hindi po natin masasabi kung magkano kasi libre. Pero gusto nagpapa-estimate, diyan na lang po sa contact number niya. Pare, thank you. Napakaganda. Mas malaki kayo may mga Gladys yan? Okay. Mas malaki yun ha, pare. Ayos. Bale, ito mga karos, bago natin tapusin yung vlog natin. Ito mag-aalas 8 na. Yan yung PVC panel. Yan, dumating na. So, ipapasok na yan dito. Sige. Oo, sa loob. Doon mo sa bandang dulo, Trey. Dito. Sa kanan, yan. Yan. Yan, bali, 4 meters po itong mga PVC panel na pinadeliver natin dito. Yan. Bali, okay na po. Nakompleto na yung PVC panel natin. Bali, 1-8 po yan. Ay, maraming salamat. Ah, sige ha. Sige, sige. Ay, hindi na naman nakuhanin yung garden, no? Hindi, hindi na, oh. Sabihin niya lang na dito galing. Nakatanda niya, eh. Oo, sige ha. Kasi, sir, meron pa, hindi lahat ibababa. Baka sabihin niya, ibaba lang. Ah, sige ha. Ingat po, una na kami. Sa phase 2 pa po. Alayo, sir. Sige. Una na po tayo. Boss, una na kami, ha. Ingat. Okay. Yung mga item nga po pala na to galing pa ng Valenzuela. Layo pa. Kaya ngayon lang po sila dumating, sobrang gabi na. Yun, bayad lang talaga tayo ng shipping fee. Yan lang talaga kasi wala kasi nang mabibilhan ng ganyan dito. Makabili ka man yan, medyo mahal dito malapit sa ano, sa amin. Yan, medyo nakamura na. Yun nga lang, nagbayad tayo ng shipping fee. So, tara. Yan, medyo gabi na. Uyan na. Ayan, let's go.